iba pang bahagi ng Maynila, sakit ng ulo rin ang pagbiyahe dahil sa baha. Kamustahin natin ang sitwasyon sa lungsod kay Susan Tayo, Nakatutok Live. Si Susan Enrique, San? Mel, bumuhos na naman ng malakas na ulan dito sa bahaging ito ng TM Calao sa lungsod ng Maynila. Kaya naman yung bahaging ito ng TM Calao ay hindi pa rin nadadaanan ng mga light vehicles hanggang sa mga oras na ito. Simula pa yan kaninang umaga nung tumaas yung tubig dito at talaga namang pahirap man pa rin ang pagpunta dito sa lungsod ng Maynila simula pa kaninang tanghali dahil maraming lugar dito sa lungsod ng Maynila ang mataas ang baha. Kaya kahit may sarili kang sasakyan, pahirapan para makarating ka sa lungsod. Narito po ang aking report. Hindi naging madali ang pagpunta sa Maynila ngayong araw. Pagsapit pa lang sa Espanya at kanto ng Maseda, di na makaraan ng maliliit na sasakyan. Malalaking sasakyan lang ang nakakatawid sa Espanya. Ang mga bata aliw na aliw sa pagtatampisaw sa maruming baha. Mula rito, nagbakasakali kami sa UN Avenue pero pagsapit ng Cristobal Street sa Otis hanggang baywang na ang baha. Kaya mangilan-ngilan ang nangahas na itawid ang sasakyan. Pao mga styrofoam at makeshift na balsam pwedeng sakyan para makatawid. Ang isang ito nga isinakay sa balsa ang motorsiklo. Malalim man ang nuntog. Malalim oh. Hindi ba ito kaya? Hanggang dito, mamo. Hanggang saan? Hanggang dito. So, pagkaya tinuloy mo, ano mangyayari sa motorsiklo? Wala na, patay. Inabutan din namin nag-iikot ang ilang tauhan ng Presidential Security Group o PSG. Natukoy na rin nila ang mga lugar sa Maynila na hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan. Minomonitor namin yung mga kalsada kung saan yung matataas ang tubig. Kasama sa mga lugar na matagal ang paghupa ng tubig, ang kahabaan ng Quirino Avenue. Sa katunayan, lakas ng loob ang kailangan kung di gustong maipit ng baha sa gitna ng kalsada. Gaya ng sasakyan ito na kahit walang tigil sa pag-usok ng tambucho, tuloy pa rin hanggang may alis ang sasakyan. Pero ang kahabaan ng Quirino, pahirapan para sa maliliit na sasakyan. Mel, nakanakalang naman yung mga bilang ng sasakyan na dumadaan dito at wala rin nangangahas na tumuloy dito sa may bahagi ng TM Calao hanggang dyan sa may Taft Avenue. Kaya ang ating paalala sa mga motorista, kung kayo po ay nandito sa lungsod ng Maynila, huwag na po kayong dumaan dito sa bahagi ito ng TM Calao kung ang dala ninyong sasakyan ay yung mga tinatawag na light vehicles lamang dahil hindi po kayo makakatawid mula sa bahagi ito ng TM Calao dyan sa Maria Rosa hanggang dyan sa may Taft Avenue dahil mataas pa rin ang baha. Bunsod na rin nga na pagbuhos pa ng ulan hanggang sa mga oras na ito. Mel? So, San Chamosan, hanggang bukas, hindi pa rin pwede yan, San? Malalaman natin, Mel, sa magiging lagay ng panahon ngayong magdamag. Pero kung ang mangyayari dito, yung pabugso-bugso talaga na medyo malakas na pag-ulan, malamang na hanggang bukas ng umaga, ganito yung magiging sitwasyon. Actually, yung kanina, yung isang van dito, isang L300 na nalubog hanggang ngayon, hindi pa naiaalis dahil nga medyo malalim yung tubig doon. At siguro, naisip din ng may-ari na kung aalisin din naman niya ngayon, talagang napinsala na rin yung kanyang sasakyan. Pero talaga may mga kababayan tayo na inuulit ho natin yung pakiusap. Huwag ho kayo magtampisaw sa baha dahil maaari ho kayo magkaroon ng karamdaman sa ginagawa ninyo. Mel. Maraming salamat sa iyo, Susan Enrique.